Nung nakaraan lang mga pare ko, ay ginanap ang Boss Iron Man 2023. Sobrang ganda ng event na ito mga pare ko. Ito yung pinakamalaking motorcycle endurance event dito po sa Pilipinas. Sobrang dami po nang sumasali dyan. Pero ang restriction po kasi dito is 400cc pataas para makasali kayo dito sa endurance na to. Pero sa likod kasi ng ganda ng event na ito mga pare ko, ay may mga aksidente rin na nangyari during endurance. Isa nga po sa mga aksidente dito ay kinasangkutan po ng dalawang motorsiklo at isang kotse. Kung makikita nyo po sa larawan na to, wasak na wasak po yung motorsiklo na bumangga sa may bandang unahan ng kotse na puti na to. Actually, may video na lumabas nito, CCTV footage, na makikita natin dito sa footage, galing po yung kotse dun sa linya ng mga motor, kumbaga sa makatuwid. Hindi naman po kasalanan ng mga motorsiklo kung bakit sila na-aksidente dito. Kasalanan po itong nakakotse. Kasi kung titingnan natin yung video, yung dalawang motorsiklo is nasa right of way po sila. Ang nangyari na lang po since malapit na sila mabangga ng kotse dun sa kanilang right of way, umiwas sila, kumaliwa sila, kaya dito sila nagpang-abot sa linya ng mga kasalubong nilang sasakyan. Kaya mukhang ang nangyari, yung mga motorsiklo yung bumangga. Pero actually, dito sa video, ang wala talaga sa linya dito, yung nakakotse. Pero base nga po sa mga nabasa natin na article dito, ang sinasabi daw po kasi ng driver ng kotse, nasilaw daw po sila dun sa ilaw ng mga nakamotor. Kaya nangyari daw yung ganong aksidente. So, nag-viral po itong video na to at nakaabot po ito sa Land Transportation Office. At ang action po ng Land Transportation Office dito ay sinuspindi nila ng 90 days ang lisensya ng driver po ng sasakyan. So ito po yung mismong post ng Land Transportation Office Philippines. Sinuspindi ng Land Transportation Office sa loob ng 90 days ang lisensya sa pagmamaneho ng driver ng kotseng sumalpok sa dalawang motorsiklo sa San Esteban, Ilocos Sur noong Pebrero. Ito nga po yung Boss Iron Man 2023. Kasabay nito, napatid kay LTO Intelligence and Investigation Division Officer in Charge Renan Militante na naka-alarm na rin ang sasakyan nakasangkot sa aksidente. Sa pagsisiyasat ng LTO IID ay kaugnay ng naging viral video ng pagsalpok ng kotse sa dalawang motorsiklo na kalahok ng Boss Iron Man Motorcycle Challenge na malubhang ikinasugat ng mga rider nito. Nabigong humarap sa investigasyon ng IID ngayong araw ang driver ng kotse bagamat bibigyan pa rin ito ng isa pang pagkakataon na sumipot sa itatakdang petsa upang makapagpaliwanag kung bakit hindi ito dapat makasuhan ng reckless driving alinsunod sa Republic Act 4136. Pinagpapaliwanag din siya ng LTO kung bakit hindi dapat mabawi o mapawalang visa ang driver's license nito kasunod ng insidente. Samantala, binigyan ng 5 araw ang BMW Owner Society of the Safe Riders or Boss Ironman na namamahala sa Boss Ironman Challenge upang maghain ng position paper nito at ipaliwanag kung bakit hindi dapat managot ng administratibo sa paglabag sa road safety rules and standards sa ilalim ng RA 4136. Paulit-ulit nating binibigyan din sa lahat ng gumagamit ng kalsada, kailangan ng iba yung disiplina at pag-iingat at siguraduhin na susunod ang mga regulasyon pangkaligtasan upang hindi malagay sa alanganin ang inyong buhay at ibang tao. Ito po yung sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Jose Arturo Tugade. So dito kasi mga pare kayo, dito sa endurance challenge na to, hindi naman to karera actually. Kumbaga kailangan mo lang matapos yung ruta na to within 24 hours. Ang nagiging problema lang kasi sa iba, kaya nagiging karera to, nag-uunahan po yung mga motorcycle riders sa kada checkpoint sa hindi natin alam po na dahilan. Kasi ang Boss Ironman po kasi, naglagay na po sila ng rules sa pinaka last checkpoint na minimum po na 16 hours ata. So kapag dumating ka doon ng less than 16 hours, disqualified po kayo doon sa event na to, or may tuturing kayo na hindi kayo finisher. So kahit pa paano naman po yung Boss Ironman, gumawa sila ng paraan para mawala po yung una-unahan doon sa may finish line. Kaso ang nangyayari, sa mismong mga checkpoint po kasi, may mga times na paunahan sila per checkpoint. Yung mismong event nga to mga pare ko ang daming mga nagpo-post, ito top 10 dito sa ganitong checkpoint. Kaya isa rin yun sa pinagmumula ng aksidente. Isa pa, sabi nga doon ng driver ng sasakyan na to, nasilaw daw po siya sa mga ilaw ng mga kasalubong niya na motorsiklo. Ito naman ang sasabi ko dito mga pare ko, ito real talk na lang to. Yung mga kasali po dyan sa Boss Ironman Challenge, yung mga ginagamit po nilang auxiliary light, hindi naman siguro lahat, pero karamihan po dyan, apat po yung ginagamit nilang auxiliary light, which is sa batas po ng LTO is 2 lang po, kaliwat kanan. Tapos, kada isang auxiliary light, hanggang 6 na bombilya lang po. Kaso, yung makikita po natin dito sa mga motor na kasali dito sa Boss Ironman, bukod sa apat po ang ginagamit nilang mga
auxiliary light, eh kada isang auxiliary light pa, lagpas 6 po yung bombilya, kaya sobrang lakas talaga. Tapos kapag may kasalubong, hindi nila pinapatay yung mga ilaw nila. Kahit nga mismong maliwanag na, putok na yung sinag ng araw, naka-open pa rin po yung mga auxiliary light nila. Eh kahit naman po kasi putok yung araw, kapag naka-open yan, yung mga kasalubong nyo, masisilo pa rin po. Kasi ako, personal experience ko, nakasalubong ako ng ganun eh, may naka-adventure bike, apat din po yung kanyang auxiliary light, yung malalaki. Tapos nasisilaw ako kasi, maaga pa, nakabukas na yung ilaw niya, tapos sobrang nasisilaw ako. Siguro tipong mga alas 3 po ng hapon yun, hindi ko alam, kasi marami sila eh, parang may rides. So kahit ganung kaliwanag talaga mga pare ko, nakakasilaw talaga, eh, lalo na ito pag madilim. Hindi ko lang alam mga pare ko, no, kung paano nag-i-inspect yung mga nag-i-inspect dito sa Boss Ironman, kasi may nasalena po endurance, sinecheck din naman yung mga auxiliary light namin, like dun sa First Manila Endurance Challenge. Yung mga inspector po dun, sinecheck nila kung pasok ba sa LTO standards, ha? LTO standards, yung auxiliary light ko, which is dapat dalawa lang, tapos kada auxiliary light is hanggang 6 na bombilya lang. Kapag hindi po nasunod yun, eh hindi papasado sa inspection yung motor niya, at hindi kayo makakalock dun sa First Manila Endurance Challenge. Ganun din po yung susunod na sasalihan ko na endurance. LTO standards din po sila. Kaso po dito sa Boss Ironman, no, hindi sila LTO standards. Dapat dito masunod talaga yung LTO standards na dalawang auxiliary light po yung nakakapit sa motorsiklo. Kasi ano na yun eh, labag na yun dun sa batas eh. Dalawa nga yung rules na lalabag nila sa pagkakapit ng auxiliary light. Una, hanggang dalawa lang. Tapos pangalawa, hanggang 6 na LED lang kada isang auxiliary light. So yun po yung patakaran. Kaso iba, ang daming sumusuway dun. Check nyo po yung sa FB, search nyo yung Boss Ironman, makikita nyo yung mga adventure bike dun. Apat po yung ginagamit nilang auxiliary light. So dito, sa ganun naman mga pare ko, kailangan, kahit sa ganun kaliit na bagay, masolusyonan to ng Boss Ironman. Kasi kailangan din nila sumunod sa batas eh. Yung mga inspector nila dun, kapag ini-inspect na yung mga tasalin ng mga motor, eh dapat, yung mga nakakapit na auxiliary light is LTO standards din. Kasi taon-taon po talaga dito, may mga sumisemplang, may mga na-aksidente. Buti talaga ngayon, awa ng Diyos, eh walang namatay. Which is good news naman mga pare ko. Pero overall, itong event na to, sobrang solid nito. Pero syempre nga, kahit sobrang ganda ng event, talaga mayroon din mga nangyayari hindi maganda. Pero sana masolusyonan to ng ano, organizer na tong event na to, ano? Yung mga ganong ilaw. Yung iba pa nga, may blinker pa nga sila eh. Hindi ko alam kung bakit nakakapasa dun sa inspection nila. Or baka maluwag lang talaga yung nag-i-inspect dun sa event na to. Tsaka may mga nababasa kong comment, no? Hindi daw ito race, pero ang kinakarera daw yung oras. Ito, masasabi ko lang naman ito mga pare kayo, no? Hindi naman tayo bias dito. Yung 24 hours kasi, base sa mga nakausap ko na kaibigan ko, enough na yun para matapos nyo yung challenge. Kahit nga 20 hours matatapos mo yun, tapos chill ride ka lang. Kaya-kaya daw matapos nun. So may 4 hours ka pa para makapagpahinga hanggang sa matapos yung event. So kaya talaga matapos ng 24 hours, less than 24 hours, kahit mag-chill ride ka lang, kahit hindi kayo mag-overspeed. Kasi ang pinaka-goal lang naman dito is matapos yung event eh, di ba? Wala naman top 10 ata dito. Kasi alam ko talaga sa may finish line, may minimum time limit. So kapag mas maaga ka doon, eh disqualified ka. So ilang mga pare kayo, no? So dito, possible na matanggalan ng lisensya yung driver ng sasakyan. So nakikita ko naman dito sa part na to, eh may mali din naman talaga yung driver ng sasakyan. At kung ako tatanungin, siya talaga yung may mali dito. Kasi yung mga motorsiklo, nasa tamang linya sila eh. Umalis na lang sila ng linya kasi masasalpok sila ng kotse. Nakalagay nga sa LTO eh. Huwag ilaban ang iyong karapatan kapag nasa panganib ka. So kahit right of way mo yan, karapatan mo dito sa linya na to, kung nasa panganib ka naman, eh umiwas ka na, di ba? So tama lang din naman yung mga ginawa ng mga nagmumotor na to. So nakakalungkot lang kasi sobrang sirang-sira talaga yung motor nila. At yung presyo ng mga motor na to mga pare ko, hindi biro, sobrang mamahal talaga nito. So kayo mga pare ko, ano tingin niyo dito sa mga ganito nangyayari eksidente? Tara at pag-usapan natin yan dito sa comment section. Yun lang po mga pare ko. Have a nice day. Thank you for watching.